Magandang araw! Akong muli ang inyong guro sa Pilipino, Inang Girly Ori Basco. Sasamahan kayo sa paglalakbay sa bansang Hong Kong. May mga kapamilya ba kayo na nagtatrabaho sa ibang bansa, lalo na kung sa Hong Kong? Ang Hong Kong ay isa sa bansang madalas puntahan ng ating mga kababayan na nais makipagsapalaran, magtrabaho sa ibang bansa. Isang karanasan ang ating maririnig. Ano nga ba ang buhay sa ibang bansa ng mga OFW? Masaya nga ba? Malungkot? O madali ba ang kanilang ginagawa para kumita para sa pamilya dito sa Pilipinas? Minsan ay nakakaligtaan natin alalahanin ang kanilang kalagayan. Basta nagpapadala, akala natin ayos na sila doon. Tiyak akong maghahatid ito sa inyo ng magandang aral sa buhay. Ito'y isang testimonyang lila ni Arista Devi. Isang karanasang kanyang nasaksihan. Pero bago yan, narito ang mga layunin. Letter A, nakapaghihinuma sa mga sanhi ng pagbabago o transformasyong naganap sa tauhan. Letter B, nasusuri ang tunggalian. Tunggalian tao versus tao at tao versus sarili. Sa kwento, batay sa napakinggang pag-uusap ng mga tauhan. Narito ang paksang aralin. Tunggalian versus sarili at tao versus tao. Transformasyon ng tauhan sa maikling kwento. Bukod sa tunggali ang tao versus sarili at tao versus tao, meron pang dalawa na nararanasan tayong mga tao na kailangan nating panagumpayan habang tayo'y nabubuhay dito sa mundo. Narito ang iba't ibang tunggalian. Number 1, tunggali ang tao versus tao. Number 2, tunggali ang sarili versus tao. Number 3, tunggali ang tao versus sa lipunan. At number 4, tunggali ang tao versus sa kalikasan. Pero ano nga ba ang tunggalian? Ito ay ang labanan sa pagitan ng dalawang magkasalumat na puwersa. Number 1, tunggali ang tao versus tao. Ano kaya ito? Kung saan ay ipinakikita na ang kasipayuan, ano ba yung kasipayuan? Kalungkutan, kabiguan ng isang tao ay dulot ng kaniyang kapwa na nakasandig sa katotohanan ang tao, ang kaniyang kapwa na maaaring magbigay sa kaniya ng tagumpay o kaya naman ay kasawian. Ang number 2, tunggali ang tao versus sa sarili. Tao laban sa sarili. Ipinapakita ng manunulat ang maigting na paglalabang pangkatauhan ng pangunahing tauhan. Nilalabanan ng tao ang kaniyang sarili. Pinakamahirap kalaban ang ating sarili. Number 3, tunggali ang tao laban sa lipunan o sa mga taong nakapaligid sa atin. Tunggali ang tao laban sa lipunan, dito'y ipinakikita ang maigting na pakikipagbaka ng tauhan sa mga kasawi ang dulot ng lipunang kanyang kinabibilangan. Next, number 4, tao laban sa kalikasan.
kung saan ang tao ay nakikipaglaban sa mga puwersa ng kalikasan tulad ng hayop o mga pinomina, bagyo, baha, at iba pa. Matapos nating mabatid ang iba't ibang tunggalian, ngayon naman ay pakinggan natin ang isang testimonyang lila na sinulat ni Arista Devi. Luha. Sa hindi kumabilang na ulit, nakita ko na naman siyang umiiyak. Bakit kaya niyang tumangis ng ganong karamit kadalas? Umaapaw at dumadalo sa mga pisngi, pababa sa kanyang baba. Hindi ko alam kung bakit. Malamang, so sobrang pagod, bigla siyang nakakatulog habang yakap akong bahagyang basa mula sa kanyang pag-iyak. Ngunit wala akong silbi. Tanging pakikinig lamang sa kanyang hinaing ang kaya kong ibigay. Ito lang ang aking magagawa. Sobra na talaga siya! Akala niya isa akong alipin. Masahol pa sa aso ang trato niya sa akin. Hindi ba niya alam na ako ay tao? Tao ako! Nangingilid ang kanyang mga mata. Nagpupuyo sa galit. Sinaktan ako ng babaeng iyon. Pinagbintangan akong nilalandi ang kanyang asawa. Hindi ko magagawa iyon. Tapat ako sa mga mahal ko, na alam kong mahal rin ako. Hindi ko sila kayang pagtaksilan. Natitiis ko ang lahat ng pahirap na ito dahil sa pagmamahal ko sa kanila. Humahagulhol siya. Hinahalik-halikan ang larawang hawak niya. Alalang-alala ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Isang araw, nakita ko siya, bigla na lamang tumatawa. Halos mapatalon ako sa saya, pagkarinig ko ng tatlong buwan ko na rin hindi napapakinggan. Pero, noong mga panahong iyon, hindi ako makapagsalita. At tinignan lang siya ng buong pagtataka. Humahagalpak talaga siya sa katatawa. Ngunit, may luwang sumisilip sa kanyang mata. Bakit siya naiiyak? Nabiyak ang puso ko habang nakikita ko siyang sabay na tumatawa't lumuluha. Nababaliw na kaya siya? Demonyo! Demonyo talaga siya! Inahasa niya ako! Gulat na gulat ako. Hindi ko alam na ang hinanakit sa kanyang mukha ay mula sa pagkawala ng kanyang puri. Patawad, Ala! Ang iyong abang lingkod, patawarin mo ako. Asawa ko at anak, marumi ako. Wala na akong mukhang maihaharap sa inyo. Hindi ko kinayang protektahan ang aking sarili para sa inyo. Hinaing niya habang humihikbi. Nais kong pawiin ang kanyang mga luha. Pero wala na iyong silbi. Hindi ko siya matutulungan. Ang tanging magagawa ay aluin siya sa kanyang mga hinanakit. Di kalaunan ay tumigil na rin siya sa pag-iyak. Nakita ko siyang lumabas ng silid nang hindi ako nililingon. Nagdaan ng
araw. At hindi ko na siya nakitang bumalik sa aming silid. Ang lugar kung saan pinagsaluhan naming lahat ang kanyang pasanin nitong nakaraang 3 buwan. Hindi ko na rin alam kung saan siya nagpunta. Simula noong araw na huling beses ko siyang makita, nagtataka ako kung bakit iniwan na lamang niya ako ng ganon-ganon na lamang. Ngayong wala na siya, naiwan ako sa lugar na ito na punong-puno na ng basura. Sana'y balikan niya ako. Sana'y magkasamang muli kami. May isang domestic worker na 3 buwan na nagtatrabaho sa Hong Kong ang natagpo ang patay matapos mahulog sa 6 na palapag ng gusali kung saan siya nagtatrabaho. Ayon sa otoridad, pinaghihinalaang nahulog ang babae dahil sa kapabayaan habang naglilinis ng mga bintana ng apartment ng among kanyang pinagtatrabahuhan. Halos lumuwa ang mata ko sa aking nabasa. Nanikip ang aking dibdib. Ah! Gusto kong sumigaw! Mali ang balita! Bakit hindi nila sinabi na ang tunay na dahilan ng aksidente ay dahil sa wala na sa tamang bait ang babae? Na ang kanyang kaluluwa ay pinagpirapiraso na dahil sa kanyang pinagdaraanan. Na pinahirapan siya ng husto ng kanyang among babae at ginagahasa ng kanyang among lalaki. At walang matakbuhan ang babae kundi ako. Ako lang. Sana tinanong nila ako. Pinakinggan nila ang aking testimonya sapagkat alam ko ang lahat ng nangyari. Sa akin niya laging idinadaing ang lahat ng tinitiis niyang pang-aabuso. Handa akong tumistigo. Gusto kong makasuhan at masentensyahan ang mga demonyo niyang mga amo na itinulak sa kamatayan ang isang inosenteng tao. Ah! Nakakapasong init. Bigla ko na lamang naramdaman ang nakakapasong init na tila nilalamon ako ng apoy ng aking nagpupuyos na galit. Nararamdaman kong dahan-dahang nagiging abo ang bawat bahagi ng aking katawan. Pinilit kong lumaban. Ngunit, nilalamon na ako ng apoy sa loob nitong basurahan. Hanggang masunog akong buong-buo. Hindi ako pwedeng maglaho nang hindi nailalahad ang aking testimonya. O Allah! Tulungan mo naman ako. Sa huli kong sandali, bakit nga ba ngayon ko lamang natandaan kung sino ako? Isa lamang akong aklat, isang talaarawan na may nilang pabalat. Nagustuhan ba ninyo? Ano ang inyong naramdaman habang inyong pinakikinggan? Nakakadurog ng puso ang nangyari sa pangunahing tauhan. Sana'y huwag itong maranasan na inyong mga mahal sa buhay sa ibang bansa. Lagi ninyong idalangin na naway lagi silang ligtas at makasumpong ng among mababait at may malasakit sa kapwa. Naipakita sa kwentong ito ang iba't ibang uri ng tunggalian. Ngayon, sasagutan natin ang ating gawain bilang isa. Ngayon, para sa ating gawain sa
kasalukuhan sa sitwasyon na nasa talahan na yan sa ibaba. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Ito ay 30 puntos. Ayan, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para basahin at sagutan ang ating gawain bilang isa. Isusulat nyo sa inyong sagutang papel. Basahin ng tahimik. Okay, para sa inyong asimilasyon, alalahanin ang mga nabasang kwento, mga teleserye o sitcom sa telebisyon. Maglista ng 5 pangyayari o eksena na maipasasailalim sa tunggali ang tao versus sarili at tao versus tao. Diba tinalakay natin yung 4 na uri ng tunggalian? So, 2 lamang ang inyong kukunin. Ang tunggali ang tao versus sa sarili. Ibig sabihin nun, okay, ang ibig sabihin nun, yung nagtatalo kalaban ng tao ang kanyang sarili. Ang ikalawa, tao versus tao. Okay, so ang kalaban na ay kapwa tao. Halimbawa, lalabas ba ako o hindi? Ayan, nakikita nyo yung pagtatalo sa sarili versus tao. Sobrang lakas ng ulan at nakita ko sa balita kanina na may paparating na bagyo. Baka magkasakit ako. Dito, makikita natin na tinatanong ng tao ang kanyang sarili kung lalabas ba siya o hindi. So, ito'y halimbawa ng tao versus sarili. Ayan. So, narito ang inyong sasagutan. So, gumawa kayo ng ganyan sa inyong mga sagutang papel. 5, tunggali ang tao versus sarili. Sa kabila, tunggali ang tao versus sa tao. So, meron ng halimbawa pareho. Doon sa tunggali ang tao versus tao, ayan, sobrang na talaga siya. Akala niya, isa akong alipin. Masahol pa sa aso ang trato niya sa akin. So, yan ay halimbawa ng tunggali ang tao versus tao. So, kung wala naman kayong napanood o narinig, nabasa, maaaring kumuha kayo sa inyong pinakinggang testimonya ni Lila. Meron doon mga sitwasyon na maaari nyong makuha at maisagot dyan sa ating asimilasyon. Meron pa bang katanungan? Naunawaan ba? Kung wala na, maraming salamat. Ako muli ang inyong guro na nagsasabing huwag titigil hanggat hindi natin nakakamit